Hello. Away ka away po, wave. Kung okay na kayo dyan. Oh, meron na isang nag-view. Isang babi. Pilita na isa, no? Pwede mo mag-add ka rita. Oh, lima na tayo. Sige, ganito po ang setup natin sa mga naunang nakapag-view. Sasalita ako, syempre, hindi ko kayo maririnig. Mag-comment na lang po kayo dito sa comment box. Yan, kung meron kayong tanong, pin case. Yes. Yes, Mitch, sa tanong mo. Ayan. Mabibilang naman dito kung ilan tayo eh. Ayun, no? Ayan. Praise God. Anim na. Hintay-hintay pa tayo ng konti pagdating nila. Ang malit, magpapamerienda. Napa? Diba? Si Ate Christy, oh. Di ka na magpapamerienda. Ayan na si Ate Cora. Ate Presi, Ate Lucy. Kaya Tops, kaya Michael. Yan mga tendas natin. Aba, mukhang si B nandito rin. Okay, magandang hapon sa lahat. 10 na tayo. Dapat to lahat po ay 25 po tayo. Hello, Ate Chari, ayan na. Comment or wave lang, ayan, hi, ganyan. Tama. Pakisagot niya itong si Ate Au. Sabihin mo maaga tayo naka-FB live cam ako sa church. Pakisagot. Yan, may mga pumapasok kasing message. Okay. Yan, siguro pag naka-15 tayo, start na tayo. Ang mali-late, ano sabi ko kanina? Pamerienda. Ayan. Nag-message si Ate Aw. Yan, si Ate Stal, nandiyan na. Sige. Tatlo na lang. Para sa 15, lalakad na. Iba, habol na lang. Si Joseph, si Ate Pina. Okay, magsisimula na po tayo. Siguro, iba sa inyo may ginagawa, ano po?
We take this time lang po. Anyway, it's kulang na isang oras lang naman to. If kung makakaupo kayo sa kinalalagyan nyo ngayon. Ayan, nag-mine na si ano, Kuya Burns. Sa kanya na raw to. Ayan. O, pa-shout out daw. Si Kuya Tops. Ayan, bukas may ano sila. Worship lead. Shout out Kuya Tops. Ayan o, inulan na lang alo o. Umuulan po tayo ng heart ngayon. Okay, siguro start na tayo. Ano po? Una sa lahat, makakamusta muna ako. Kamusta na po ba kayo lahat? Ayan, pagka okay, pwede kayo mag-comment. Okay lang kami dito, Pastor. Wala pa nga lang yung aming relief. Ayan. And I hope po lahat nasa mabuting kalagayan. Maayos kayo dyan sa inyong kinalalagyan. Ano po? At walang lumalabas ng bahay. Ang pinakalabas lang siguro natin, magganap ng pagkain. Ano po? And beyond that, wala nang reason na lumabas. No, mas safe kasi tayo pag nasa bahay po tayo. Walang agam-agam ni isip kung sino nakasalamuha sa labas. Ayan. Ayan ah. Miss na natin ang isa't isa. Miss na natin tong mentoring natin. Ano, dapat nasa church tayo ngayon. So, purihin ang Diyos kung lahat po ay mabuting. Salamat sa Diyos. Ano po? At ang tanong ko, ito ang tanong, nagdi-devotion pa ba? Ayan, pagka nagdi-devotion, isang ano dyan, isang thumbs up. No? Nagbabasa pa ba ng Bible? Marami tayong panahon para magbasa ng Bible, ano? Maraming panahon para mag-devotion. Kasi ito yung isang reason kung ba't po ito nangyari is para i-call po yung attention natin ni Lord. Po, generally, marami po talaga nakakalimot sa Panginoon. Kaya sa mga nagdi-devotion, nagpe-pray, nadamay po tayo. Nadamay tayo sa... Parang sinabi ni Lord, your attention please. Parang gano'n, ano? Ayun, nadamay tayo. Pero salamat na rin sa Panginoon. No, dahil karoon po tayo ng mahabang panahon. Nagkaroon po tayo ng maraming panahon para makipag-need sa Panginoon. Lumuhod sa Diyos. No, alam ko, about sa atin, lumuluhod sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Nakasama namin si Kuya Resti. Ay, nandun si Kuya Resti. Ayan. Nagpipray po ba ang pamilya? Yung family prayer po. Nagagawa po ba yon? I hope, nagagawa po ng lahat. Ano po? Miski na ang kasama mo sa bahay, Katoliko, Iglesia ni Cristo, it's the ito yung perfect time para po mag-share sa kanila ng gospel. Yung hindi kasi sila makakahindi, hindi nila masabi na teka muna, marami akong ginagawa. Di ba? Eh kayo lahat nasa bahay kayo. Wala naman talaga yung gagawin. So, di ba? Isa pong sabi, we take all the opportunity para mag-gather sila, masharean sila ng word. Totoo po ba meron dito kasama sa bahay yung iba hindi naman lahat Kristiyano? Iba Katoliko? Iba, ewan ko lang kung meron pa kayong kasama Iglesia ni Cristo. Pero ito po yung panahon na makagather tayo ng mga tao sa loob ng bahay, especially our family, ano po, na magkaroon po tayo ng family altar. Iba siguro nahihiya. Huwag na kayo mahiya. Marami tayong bagay na hindi ikinahihiya. Eh, sana isa yon yung mag-lead tayo ng isang prayer time sa bahay. Minsan ang yung nahihiya lang tayo kasi hindi natin ka-faith o hindi natin kapananampalataya. Pero lakasan nyo na loob. Tapangan nyo na. Yayain silang mag-pray. Kung hindi pa Kristiyano, sharean mo na ng gospel. Hindi po ba?
Yan, salamat sa Diyos sa mga araw-araw na nakakapag-pray ng alas 6. Yan, nakakapag-fast po ba yun? May assignment ng fasting. Ngayon po, sila Ate Ning eh. Si Ate Mitch, saka si Jeremy. Pero ang ano lang po natin ngayon, kung nagme-medication ng isang kapatid, hindi naman obliged na po na mag-fast kung hindi pwede. Okay? So, yun, nag-i-stay lang po ba tayo ng bahay? Parang checklist lang to, no? Nag-i-stay lang. No? Para sa safety na rin natin yan at sa kapagsunod po natin sa government. No po? Bilang pagsunod natin sa tinatadhana ng gobyerno. At may nakakain pa po ba kayo? Sana lahat, meron pang kinakain, ano? Yan. Ngayon po, kamustahin natin ang kinamusta ko na ang bawat isa. And alam ko naman lahat ay nasa maayos na kalagayan, ano po? And hoping lahat po nasa maayos tayo. Ngayon po, ang tanong ko, susunod kong tanong, kinakamusta po ba natin ang ating mga cell group? Yan, kahit pa-text sa messenger o sa cellphone kung may load, dapat po nakakamusta natin sila. No? Kasi wala naman tayong time para ma-meet sila dahil bawal nga po lumabas. Pero yung they are just a text away. They are just a message away sa messenger. Dapat meron tayong mga ganun, ano po, yung from time to time, we keep in touch sa buhay po ng mga tao. Yung malaman mo lang na okay sila, magandang bagay na po yun. Ano po? So, yan, sa chat group, kung kailangan ipag-pray sila, ipag-pray po sila. Ano po? Yung ipag-pray sila sa messenger, o naka-video chat mo, ipag-pray sila sa video chat. Alam ko naman, pinag-pray nyo sila araw-araw, ano po, kasama sa prayer nyo. At yun yung pinakamagandang meron tayo. Ano nga po, advantage sa kanila yun eh, kasi merong nananalangin para sa kanila. Di po ba? At naka-cover tayo sa prayer ng bawat isa. Yung covering ni Lord, nasa sa atin kasi bawat sa atin ay nagpe-pray sa isa't isa. Ano po? Ngayon po, lahat po ba ay, ano, makamusta ko lang. No, may natanggap na sa barangay. Yung mga naghihintay sa barangay, meron po ba? Kasi kami rito, meron din. May na, yung bigay ni Mayor, natanggap na po namin. At patuloy ko po ini-encourage ang lahat, mag-stay lang po sa bahay. No, hanggang sa matapos po itong quarantine period natin. Patuloy ko po kayong ini-encourage na mag-stay lang kayo sa bahay. Meron lang sigurong isang talagang lumalabas at kailangan lumabas dahil sila yung bumibili ng pagkain. Ito po. At sa paglabas-labas, mag-ingat. Diba yung pag-iingat po, hindi natin alam kung sino yung nakaharap natin. No? So yung pag-iingat naman ay physically, nakamask ka. Kung kailangan mong magwantes, magwantes ka. No? Ano pa, mag-jacket o mag- yan, pagka lumalabas. So, for our protection na rin po yan. At ang prayer po natin ay walang magkakasakit. Ano po, walang dapat na pumunta ng ospital sapagka risky po ang magpunta ng ospital. Ano po, so keep on praying. Mag-pray sa isa't isa. Magbabalot po tayo sa panalangin kasi sa panahon ngayon, bawal talaga magkasakit. Ano po? Sige po, tayo ay mag-pray for the world. Mag-pray po ako saglit. Para po simulan natin ang pag exhortation ng Word of God. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Thank you Lord for meeting us together over the internet.
virtually, we can meet together kahit po ganito. Alam po namin pansamantala lang ito, Diyos. There will come a time, Lord, na mababalik po ang dating mga fellowship, meetings, Lord, with the brethren. At yung pong worship sa church. Lord, samahan mo kami sa buong panahon ng mentoring na ito, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Okay po. Dito po sa awit, mga awit 27. Hindi pa kabit Bible ko. Chapter 27. Verses 1 to 5. Babasa po ako ng verses. Ano, yan yung pong magbasa ako. Sabi po dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuo lamang sila at magpapariwara. Verse 3, kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sa lakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Verse 5, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan, sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. So, purihin po ang Diyos. Binasa ko po sa mga awit 27 verses 1 to 5. Ito po yung panalangin ng pagpupuri at panalangin ng protection ni David. Ano po, kilala naman natin si David. Siya po ay punong-puno ng paikipaglaban, paikipagdigma noong panahon na iyon. Pero makita po natin ang heart. Ito pong si David, ano, how he trusted God anytime, anywhere, any situation ng life niya. Yan po si David. Ano po, kaya yung favor ni Lord sa kanya ay ganun na lang. Kasi ganun niya kinilala ang Diyos. Lalo sa panahon ng mga katulad nito, may crisis. Dito may crisis kasi si David. Ang crisis niya, mga nakakaharap niyang kaaway every time. Ano po, na siya po ay, kundi siya ang lulusobin ng kaaway, pero, o ng mga kaaway, pero ang pagliligtas ng Diyos sa buhay niya, ganun na lang. At pinamalas niya. Pinamalas sa kanya. Ano po. Sa verse 4, sabi, kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hiniling. Isa lang, lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Pero ngayon, hindi tayo makapunta ng templo. No, ito po yung restriction natin ngayon. Hindi tayo makapunta ng templo ng Diyos. Pero makita po natin yung heart ni David, ano? How he loves to dwell in the presence of God. Especially doon po sa templo ng Diyos. So, sabi, upang kagandahan ay aking mamasdan at doon humingi sa kanya ng patnubay. Actually, yung templo po natin ngayon is not the physical temple. It's our body. Yung katawan po natin na pinaninirahan at pinananahanan ng banal na spirito. Yun po yung tumatayong templo natin sa Diyos ngayon eh. Ngayon, we are limited in space, we are limited in places. But praise be to God because God is not limited in time, in spaces, and in places. Yun ang Diyos natin. Kaya na-utilize natin, na-maximize natin ang technology natin ngayon, di po ba? Kasi ang Diyos natin hindi limited. And isang bagay din po kung bakit na-invent ito pong technology na ito na one time po pala at one point in time sa buhay natin mga Kristiyano. Hindi lang to sa Pilipinas eh. Worldwide na to eh. No, na ang mga tao talaga ay hindi magkikita physically, hindi magkakasama physically, but they can still join together virtually. No po, through internet katulad po nito. Nagkikita-kita tayo, nakikita niyo ako ngayon through the power of the internet. Darating pala talaga yung katulad nito. But thank God kasi na-utilize na to ng mga churches katulad po natin ngayon.
So, sa verse 5 sabi, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan, sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Sabi, itatago niya ako kapag may kaguluhan. O, diba sa Psalms 91 yon? Sabi, sino ang mahanap ng kanyang pag-iingat? Yung mga nananatili sa lihim na dako ng kanyang ng kataas-taasan. So, doon daw pala tayo nakatago. Diba? Kasi sabi dito ni David, oh, tinatago siya. Diba? Sabi, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Naalala ko po talo yung isang Bible reading ko nung tinutugis po siya ni Haring Saul. Di po ba doon sa isang kuweba na nandun si David, pumunta rin doon si Saul. Hindi, without him knowing na nandun pala si David sa sampu ng kanyang mga kasundaluhan. Pero, hindi sila nahalata. Di ba? Hindi sila nagkalabanan. Kasi siguradong may mamamatay. Yung time na yon, itinago pala ni Lord si David doon sa situation na yon. So ito yung isang verse sa Bible na sabi, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Same thing with us. No, tayo pala ay nakatago sa lihim na dako ng Diyos. Na hindi pala tayo pwedeng makita ng kaaway at magawa ng masama. Amen po ba? So, yung pala isang pribilehyo natin sa Diyos. Na tayo ay kanyang kinukubli sa panahon ng mga panganib. Iniingatan niya tayo. Amen po ba? Nararamdaman, nararanasan niyo po ba ang pag-iingat ng Diyos? Praise God. Isang bagay pa, sabi rito, sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Sino po ba yung batong malaki? Si Jesus po yun eh. Diba, sabi po ni Paul doon sa isang sulat niya sa Corinto, sabi, Jesus is our rock. The rock, the big rock is none other than Jesus Christ. Po. So, doon po tayo nakatayo, doon tayo itinatayo ni Lord. Kasi yung rock na yon is actually our refuge. Diba? Sabi doon sa verse 2 ng Psalms 91, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Eh, yung refuge and fortress, isang ano lang po yon, isang bagay lang po yon, bato po yon eh. Bato. So, ang bato natin, walang iba kundi ang Diyos. At si Jesucristo na ating tinatayuan po ng ating mga buhay. So sa panahong ganito ng krisis, lagi nating isipin na tayo ay itinayo ni Lord sa batong malaki, batong matibay. Yun po yung refuge and fortress natin. At tayo itinatago ni Lord doon sa lihim na dako, no, na siya lang nakakaalam. Amen? Doon tayo itinago ni Lord upang hindi tayo mapahamak. At alam po natin na ang panahon po natin ngayon ay panahon po ng krisis. So po, ang panalangin ko po, hindi natin masyado itong maramdaman. Ang maramdaman po natin, yung provision ni Lord sa mga buhay natin. Amen. So po, para sa bawat isa, yan po yung prayer ko sa bawat isa. Na may krisis man, pero hindi natin to indahin, maramdaman, sapagkat ang Diyos ang ating pong tagapagtanggol, ang Diyos ang ating tulong, handang tulong sa mga panahong katulad nito. At meron po tayong bahagi, meron tayong bahagi. Tayo po ay maharap sa krisis, hindi lang naman tayo, buong mundo. Naalala ko, nag-message yung kapatid ko ngayon, doon sa lugar nila, sa Singapore, ngayon, sa Monday pa lang yung patutupad yung lockdown. Very late sila kasi late din yung effect po sa kanila nito pong virus na ito. So, Monday pa lang sila, 1 month. Ano po, starting Monday, ang Singapore. Ano po, 1 month po yun. Tayo nauna na, no, ng 3 linggo. Ngayon po, ito po yung kinakaharap natin. At hindi po yan lingid sa kaalaman ng lahat. At hindi lang tayo, buong mundo po yan. No, yung iba po, nasa New York, ang kamag-anak, si Lati Presi. And ang New York po, grabe. No, ang devastation sa kanila ng virus.
No? Noong February po kasi, nagdaos pa sila ng tinatawag na Madagascar. Di po ba, February, kasagsagan na po yun eh. Eh, dami pa po nilang mga activity, ayun, na naramdaman nila yung effect nung dumating na sa kanila. So, ito pong crisis na lockdown, quarantine, ano po, no work, limited financial resources. Ito po ba, limited ang financial resources natin? O kami lang yon? Totoo na, sa lahat po yan. Ano po? How to manage crisis? Paano ba natin i-manage to bilang mga Kristiyano? Dalawang bagay po. Isang practical way at saka ang spiritual way. Kasi pagka ang approach natin ay spiritual lang, hindi na tayo balanse. Di po ba? Dapat balanse tayo eh. At lahat ng bagay binabalanse ng Panginoon sa atin. Ano po yung spiritual? O practical muna tayo. O spiritual muna. Spiritual. Siyempre, unang-una, magtiwala sa Diyos. Di po ba? Manalangin ng walang patid. Humingi ng mga bagay na kailangan mo. At lalo pang magtiwala sa Diyos. That's spiritual approach. Pero hindi naman laging spiritual. Kailangan meron tayong gagawain. Yan. How to manage crisis? Number one, spiritual management. Manalangin ka sa Diyos. Kung kailangan lumuhod ka sa Diyos, lumuhod ka. Lalo ka pang magtiwala sa Diyos, umasa ka sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos na makagagawa ng mga dakilang bagay. Lalo po sa panahon na ito na in-expect natin na kumilos ang Lord sa buhay natin. Di po ba? Kasi hindi tayo nakakalabas ng bahay. No? Andito lang tayo sa loob ng bahay. So anong paraan ang gagawin natin? Wala na. Talagang sa Diyos lang tayo magtitiwala. Po. So may party naman tayo. That's number two. Practical way. Po. Practical way. Una, spiritual. Pero para balance, eh, hindi laging spiritual. Hindi tayo magmumukmok. No? Practical way, number two. Una, kung nakapaglaan po kayo ng sapat na pera, pambili ng higit na kailangan sa ngayon. No po? Ang higit mong kailangan ngayon ay pagkain. Kailangan, kung meron kang hawak na pera, i-ano mo na yan, iayos mo na kung paano siya i-manage hanggang matapos po yung ganitong crisis na hindi po tayo nakababalik o hindi kayo nakababalik sa inyo-inyo pong mga trabaho. Di po ba? O kung walang trabaho, kung saan nanggagaling yung resources nyo, dapat po ay maglaan ng sapat na budget o pera para sa pagkain sa bawat araw o sa bawat linggo. Ano po? Yung iba siguro nakapag-grocery na pang 2 weeks, pang 3 weeks. No, yung pagkain natin sa kalsada minsan may ano eh, 'di ba, may mga nagtitinda sa Mambog po ba diyan sa inyo, may mga nagtitinda ng isda, karne, gulay. No, wag niyo lang po dadalasan lumabas. No, very minimal lang ang labas, no po. Para safe lagi ang ating pong sarili at the same time nakasusunod tayo sa sinabi ng gobyerno. Pangalawa, sa practical way, huwag munang mag-iisip ng ibang pagkakagastusan. Di ba? Ay, bibili ko niyan, ay pagagawa ko to, ay kailangan kong bayaran yung ganyan. Kaya pala yung government nag-attakda rin ng mga leeway kung kailan pwedeng bayaran. Halimbawa, ang Meralco, ang tubig, nagbigay po sila ng isang buwan pa na palugit. Po. So, para sa hawak mong pera ngayon, dapat wala ka munang iniisip na pagkakagastusan maliban sa iyo pong kailangan ngayon. Pagkain. Di po ba? Pagkain. So, huwag munang mag-iisip ng ibang pagkakagastusan higit sa necessity. Pagkain po yon. So, sikapin, pangatlo, makapagtipid hanggat di sigurado ang susunod na pagkukuhanan. O po ba? Sikapin, makapagtipid hanggat hindi mo sigurado yung susunod na dating ng pera o yung susunod na pagkukuhanan mo ng pera o yung susunod na panggagalingan
ng pera mo o ng pera ninyo. Po, yun po yung pangatlo sa practicality ng ng approach natin dito sa crisis na to, kasi hindi po natin alam kung anong susunod na i-announce ng government after April 14. Yun po, pang-apat, iayos ang tamang pagbabudget, no, sa hawak na pera, na parang magkakarugtong lang, ano. Panglima, ito po, ingatan din ang sarili mula sa dahilan nitong lockdown. Ano po ba yung dahilan ng lockdown? Yan, virus. So, sumunod sa mga tinatadhana ng gobyerno, huwag na tayong kaisa o maging makiisa doon sa mga pasaway. Meron po ba sa mga kapatiran natin pasaway? Sana naman wala. Ano po, yung kakalat-kalat sa kalsada dyan, nang walang dahilan. Opo, sana wala naman. So, yan po yung practical way. Opo, para maidaos natin ito pong krisis na tayo po ay pinagtagumpay ng Diyos. Amen po. Ako po naniniwala, mairaraos natin ito na tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Iniwala po ba kayo ron? Yan. So, ito po sa ngayon, almost 2 weeks pa ang lockdown. Almost 2 weeks pa po at mahigpit pa po ito. No, di pa natin alam ang susunod na announcement ng Pangulo. Especially, kung nahinto ang work mo, walang income na darating, ay mahigpit talaga tong laban na to. No po? Kaya po, patuloy pa tayong magpanalanginan sa isa't isa. Panalangin niyo po ang bawat isa. Kayo po, lagi ko rin pinananalangin na sama-sama po tayong may tatawid natin itong krisis na ito, na tayo po ay matagumpay. Ano po, pinagtagumpay tayo ni Lord, iningatan tayo, no, at nabuo yung disiplina sa atin, no, hindi tayo nagpapasaway sa tinatadhana ng gobyerno sa atin. Ano po, at malakas, malusog, maayos po tayong babalik sa mga gawain natin ng nasa maayos po tayong kalusugan. So, purihin po ang Diyos, ano po, sa ating lahat. At patuloy din nating idalangin yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. No, lalo na po yung mga nasa gawing Amerika, na ngayon po, nasa kanila ang, ano ngayon, ang eye of the world, ano po. Kasagsagan po sa kanila ngayon. Panalangin natin ang mga mahal natin sa buhay na sa ibang bansa, ano po, na kung paano tayo iniingatan dito ni Lord, doon din sila ay iniingatan. Malapit na rin po, konti na lang, 2 weeks na lang, ano po, idalangin natin na yung susunod na pagpapasya ng presidente, kasama po ng interagency unit na nagkasama niya nagpapasya, nag-a-advise sa kanya, ay maging maayos lahat. Ano po, maging para po sa ating bentahe o advantage. Ano po? Bilang po, meron po ba kayong tanong sa atin? Bukas po, ang atin po pagsamba ay virtual. O parang ganito rin po. Ano po? Ilaan niyo po yung 8 to 9:30 sa pagsamba. Kung paano po natin ito inilalaan. Kapag kaaraw ng Linggo, nag-aayos tayo, pupunta tayo doon sa bahay-sambahan. Ito pong 8 to 9:30 natin, pwede po ba? Wala muna tayong gagawin. Talagang harapin natin yung virtual reality. Ito pong cellphone natin. No? O kung sa computer kayo, sa cellphone, harapin natin yan, sumamba tayo kay Lord kahit na we're in different places. Sumamba tayo kay Lord. Magpapaawit yung ating pong pautin. Yung nakaupo ka lang din sa isang place dun sa bahay nyo at sasamba ka rin sa Diyos. Kahit hindi kita nakikita o si Lord na nakakita sa inyo. Huwag ka muna maghugas pinggan. Gawin mo na yun ng 7 o'clock o 7:30. Huwag ka muna maglaba. Huwag ka muna po magwawalis. Ano po? Ayan.
si Ate Presi, naalala ko, yan, sinimessage niya, mga frontliners sa New York. Totoo pong nakakakaba yung situation nila ngayon, di po ba? Kaya, they need our prayer. Pag-pray po natin, dala-dalawa o tatlo po yata yung kapatid ni Ate Presi dun sa New York. They are the frontliners na po na nagmamanage ng virus doon ngayon. Na po ng mga pasyente nila doon. So, let us be of help sa kanila through prayer. Di tayo makapag-send ng anumang bagay, pero yung prayer po natin, malaking magagawa para sa kanila. Ngayon po, balik po tayo sa pagsamba bukas. Ang pakiusap ko nga po, gawin natin ito talagang pagsamba sa Diyos. Kasi God is not limited. Hindi po siya nalilimitahan ng oras at panahon at saka lugar. So kung saan man po tayo naroon sa mga bahay natin, alam natin, pag ginawa natin ang pagsamba, talagang nakasasamba tayo sa Diyos. So, mag-concentrate tayo. Wala mo nang gagawin ng 8 to 9.30. Hindi ka muna magugas pinggan, hindi ka maglalaban, hindi ka magwawalis. Ano po, hindi ka lalabas ng pintuan ng bahay nyo. I-gather nyo po yung buong family sa pagsamba. Itutok nyo po yung isang cellphone o kung ilang cellphone meron kayo sa bahay. Mag-concentrate muna po tayo sa worship. Pag nagpapaawit po ang POW team, apat po pala yun, oh, yung message ni Ate Presi, apat pala sila. No, dapat na pag-pray. Yun. Mag-concentrate muna tayo sa worship bukas. Apo, hindi, walang nakakakita. Tayo-tayo lang sa loob ng bahay. But set that time to worship God. Apo, at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maikli lang po yung mensahe bukas. Pagtiyagaan niyo pong tapusin. Kung nag-church tayo, we spend 2 hours to some 4 hours because of training, LC or SOL. Bukas po, 1.5 hours lang. Na po, kaya tiyagain nyo na. I-concentrate nyo na po. Okay po ba yan, mga kapatid? Salamat sa mga nag-okay, nag-amen, nag-opo. Ayan. We expect your family na magsiset aside ng 1.5 hours, 8 to 9.30. Pagkatapos po nun, balik na ulit tayo sa tulugan. O, pwede na tayo gumawa ng gusto nating gawain. No, maglaba o... Anyway, yung Sunday po, dapat na talaga lang ang gagawin eh. Dahil it's a rest, no? Kaya lang, yung buong period nga natin, rest. And rest, and rest, di po ba? Kaya, yung Sunday natin eh, talaga... Hilaan na po natin. Isagad na natin tong rest na to, ng pahinga na to, no? Sumamba tayo kay Lord. Pangalawa, bago ko makalimutan, bumili kayo ng juice. Yung binibili lagi ni Kuya Emil, yung grapes. No, hindi tayo maseserve ni Kuya Emil ngayon. Juice. No? Siguro may malapit lang tindahan dyan sa inyo. At saka po tinapay. Yung tinapay po, huwag niyong kainin buo. Pagpira-pirasuhin niyo lang po. Maliit lang, ganun lang. No po? Maliit lang pong ganoon na tinapay. Hiwa-hiwain niyo lang para sa mga member niyo sa bahay. No po? Yan, sabi ni Ate Lucy, sabayan po natin ang kantahan, sumayaw kahit nasa bahay. Totoo po, ganyan-ganyan po gagawin natin. Na po, at yung juice natin, na po, ihanda na po natin ngayon, gabi pa lang, para bukas di ka na tumakbo palabas. Na po, pabili kayo. Ganun lang din po, konti. Tapos, ang mag-i-institute po niyan bukas ay si Pastor Tom, siya po yung sasabayan natin. After the message, ako po yung magbibigay ng message bukas. Ayan. Namimiss na namin ang pagsamba ng sama-sama tayong lahat. Amen. Namimiss na natin talaga lahat. Ano po? At yung mga kapatiran natin. Alam niyo po, isa pong prediction. Ito pong darating na pagsamba is a great day for us. Kasi yung mga tao, they will come to realize no po, na kailangan na nilang magseryoso sa Diyos. Totoo po, itong panahon natin ngayon, we have to realize, ma-realize na po natin as early as now, actually late na nga eh, as early as now, ma-realize na natin
kung gano'n natin ka-need no po na magseryoso sa ating pananampalataya, especially in our Sunday worship. Biruin mo, pinatikin tayo ni Lord ng 4 weeks na hindi magkikita-kita. So, yung pagbalik natin sa church, bahay-sambahan na magkikita-kita ulit tayo, it's a grand celebration dapat. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano dati na nagpapatumpik-tumpik, pala absent pag Sunday, ba, dapat, kung cell group mo yan, ma-realize nila, no, na dapat, itong panahon na to, hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Pagbalik natin sa bahay-sambahan na mag-worship tayo ulit ng sama-sama, dapat, it's a grand celebration. Kasi pinatikim na tayo ni Lord na pwede pala talaga itong mahinto. No? Pwede pala talagang mawala ang pagsamba ng sama-sama. At pinaranas na sa atin ni Lord. O, pero hindi mananatiling ganito. Pagbalik natin, dapat yung mga patumpik-tumpik sa pagsamba, no? Sa 4 na linggo ng isang buwan, isang linggo lang nakakasamba, dapat ma-realize nila, pa-realize po natin sa kanila ang kahalagahan ng pagsamba sa buhay nila. Ano po? Dapat po. Ganun po yung matanaw nila. Kaya po ang church dapat pagbalik natin sa bahay-sambahan, mapupuno, aapaw. Kasi papa-realize natin sa kanila how they need God. Ano po sa mga panahon katulad nito? Amen po. Totoo po bang kailangan natin ang Diyos? Totoo. Ano po? We cannot do about without God sa buhay po natin. Kaya po, yun po ang mga darating sa atin. Ano po? Pag dumating yung time ulit na magkakagather ulit tayo sa worship, yung first Sunday worship natin, that should be a grand celebration. No, na muli tayong binalik ni Lord, sama-sama. Ano po, makasasamba ulit tayo ng sama-sama. So, puri ng Panginoon sa oras na ito. Ako po ay tapos na sa mga gusto ko pong sabihin sa lahat. We are in a crisis. And during this crisis, you should know how to manage the crisis. Not us managed by crisis, but we manage the crisis. Totoo po na nasa crisis po tayo, pero dapat hingi tayo lagi ng wisdom kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Sabi nga po ni Bishop Uriel, dapat ngayong kalabas mo, galing mo. No, sabi ni Bishop Uriel dun sa isang mentoring time, itong crisis period natin, labas mo na, galing mo. Yan, parang sinasabi ko rin po sa lahat. Mga kapatid, alam ko may galing ka. Sabi, itong crisis na to, kailangan yung galing mo. Ilabas mo na. How are you going to survive? But God will not only survive us, but He will give us victory. Yung katagumpayan ng Diyos ay suma sa atin, yun ang bibigay niya sa atin. So hingi tayo lagi ng wisdom. Paano natin mapagtatagumpayan ang bawat araw na mayroong crisis? Amen! Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Praise God, tayo po ay mananalangin. Ako po ay mananalangin para sa lahat. Pikit po ako, tataas ang kamay para po ma-extend po sa inyo kung nasan man kayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing binigay mo po sa amin na magkasama-sama, virtually, kahit di kami nagkikita ng physical, nagkakasama-sama Lord, physically, and right now Lord, we are on different places, nasa mga bahay-bahay namin, but thank you Lord, sapagkat hindi ka nalilimitahan ng lugar, hindi ka nalilimitahan ng panahon, hindi ka rin nalilimitahan ng mga espasyo. Ikaw po ay suma sa amin. Salamat po at ikaw din ay para sa amin. Katulad po ng awit ni David, na kami po ay itinatago mo sa lilim na dako, na kung saan ikaw lamang po at kami lamang po ang naroon, at kami ay iniingatan mo doon. At kami nilalagay mo sa ibabaw ng bato. At ang batong iyon ay si Jesucristo na aming Panginoon. Our refuge, our fortress. In times of trouble, we can always say, we are safe and secure in God, in the Lord, in Jesus Christ. Lord, salamat po. Salamat po ng marami. Ang mga kapatid,
na patuloy pong naglilingkod sa iyo kahit na sa kabila ng ganitong pinagdaraanan namin. Patuloy mo silang pagpalain, imit ang kanilang mga pangangailangan, ang mga sa leaders ng church. Lord, abutin mo silang palagi, pagpalain mo sila. Lord, ibigay sa kanila pong mga sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong mga pagkainan, ang pangangailangan nila sa bawat araw, ang maayos at masusustansyang pagkain. Iahatid lagi, O Diyos, sa aming hapagkainan. Pupunoyin mo ito, Panginoon. Di mo kami pagkukulangin sa lahat ng aming mga pangailangan sa bawat araw. Salamat po, O Diyos. At ang pag-iingat mo rin ay palagi naming mararanasan. Ang covering ng banal na dugo ni Jesus sa bawat cell leaders ng CGC Mambog ay maranasan ng lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang covering ng divine protection, ang libu-libong anghel na nagbabantay sa amin ay palagi naming maranasan, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa buhay po ng mga cell leaders ng CGC Mambog. Bless mo po ang lahat. Tugunin sila sa kanilang mga pangailangan sa panahon po ng krisis. Lord, ikaw po ang maging gabay ng bawat isa. Ibigay mo po ang wisdom na kailangan ng bawat isa upang pagtagumpayan, upang maging matagumpay sa krisis na ito na pinagdaraanan ng lahat, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, wisdom, wisdom, Lord, ibigay mo po sa bawat isa. Courage, courage, katapangan, ibigay mo po sa bawat isa, O Diyos, upang sa bawat araw, matapang naming aharapin, O Diyos, ang bawat araw na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa matapos po ang lockdown period na ito, na kami po'y muling magkikita-kita at magsasama-samang muli. O Lord, salamat. Salamat, Panginoon. We also pray for our leaders, the presidents, the interagency unit ng government, ang DOH, DILG, PNP, AFP, na magkatulungan bilang mga advisors ng Presidente, O Diyos, bigyan mo rin po sila ng wisdom upang sa kanilang pagpapasya ay maibigay nila ang pinaka the best na kapasyahan, O Diyos, para sa kapakanan ng maraming mga Pilipino sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa gabing ito. Purihin ka, pinagtagumpay mo na kami at kami, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyo. Sa iyo lamang, O Diyos, na pinakamataas sa lahat, makapangyarihang Diyos. Lord, naalala din namin sa iyo ang mga kapatiran sa ibang bansa, ang mga kaanak namin sa ibang bansa, lalo na po ang mga nasa frontliners, Lord, na mga kapatiran, ang mga kapatid po ni Ate Presi, we pray for them, Lord. Maging ang mga kapatid ko rin, O Diyos, ang mga anak o kapatiran ng bawat isa o mga kaanak mahal namin sa buhay na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Abutin mo rin sila ng panalangin na ito. Protect mo rin sila, O Diyos. Cover them with your divine protection. Hide them, Lord, under the shadow of your wings, under the secret place of the Most High. Ganun din po ang gawin mo sa kanilang lahat, O Diyos. Sa pangalan at dugo ni Jesus. Sa pangalan at dugo ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pagsampalataya sa iyo, pagtitiwala sa iyo, at pag-asa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Abay po. God bless you.